Magandang araw, magandang buhay para sa ating lahat mga relatives. Ayan, welcome back po muli dito sa aking channel. So for today's video mga relatives ay sasagutin po natin ang inyong mga katanungan patungkol po sa ginagamit kong fungicide, insecticide at saka foliar dito sa aking tanim na kamatis. Pero syempre bago ang lahat, nais ko muna magpasalamat sa lahat ng nag-like, nag-share at nag-comment. At siyempre sa lahat po ng subscribers natin, ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. So nasa 3,000 subscribers na po tayo. Ayan, road to 5K na po. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. So update ko na rin kayo mga relatives dito sa ating tanim na kamatis. Kung ano na ang kanyang kalagayan o kanyang itsura. At malapit na po tayong mag-harvest mga relatives. Ayan. So let's go. So ito na po mga karlatibs yung aking tanim na kamatis. Ayan. So nasa 58 days na po siya mga karlatibs simula sa pagkakalipat. At ito po ang kanyang tsura. Ayan po ang kanyang mga bunga. Ayan o. Malapit na rin po tayo mag-harvest mga karlatibs. Dahil may mga pailan-ilan ng namumula dito sa ating tanim na kamatis. Ayan o. Ayan o mga karlatibs yung namumula. Ayan pa o. Yun. At sana ay matapat pa rin sa magandang presyo mga karlatibs. So medyo pababa na ang kamatis ngayon. Yan yung sinasabi ko mga karlatibs sa mga nakaraang vlog ko na kahit papaano kapag ka marami ang bunga ng kamatis ay mas malaki yung chance na mabawi natin yung punan kahit mababa ang presyo. At kung natapat naman sa magandang presyo ay di lalong mas maganda mga karlatibs. Yan ang kanyang mga bunga. Litaw na litaw. Yan pa o mga karlatibs. So update ko na rin kayo mga karlatibs dito sa aking bagong tanim na kamatis. So ikatlong araw na niya ngayon. Dahil nung nagtanim tayo ay nung Martes. At ito na po ang kanyang itsura mga karlatibs. Ayan, bagong tanim natin to. Ito po ay nasa 1,000 na puno. So mag-i-spray na rin pala ako ngayon dito mga karlatibs. At ipapakita ko na rin sa inyo yung mga ginagamit kong fungicide at saka insecticide at syempre kasama na rin yung foliar. So kahit ganito na ang edad ng ating tanim ay pwede na natin itong isprayan ng foliar mga karlatibs. Kahit ganito pa kaliliit. Para lalo siyang bumulas at tumaba. So ito po mga karlatibs yung aking ginagamit. Karaniwang kong ginagamit na fungicide ay Turugi Blue. Ayan. At saka ang foliar ko naman ay MRG. Ayan. At saka ang insecticide ko ay ayan, Simbus. So base naman sa takal nito per tangke ay sinusunod ko lang yung nakasulat dito. Ganon din dito mga karlatibs. At ganon din dito sa Turugi. Ayan. So sa mga nagtatanong, ito po yung mga ginagamit ko. Wala nang iba mga karlatibs. Pag wala naman kayong Turugi, pwede po kayong gumamit ng manager o kaya Detain M45. Pagdating naman sa foliar, depende na yan sa inyo mga karlatibs. At sa insecticide din naman, ayan, pwede nyong palitan ito ng Chicks kaya Malatayon. So ito rin po mga karlatibs yung ginagamit ko sa malaking kamatis yung nauna nating itinanim.
So let's go na tayo mga relatives. Umpisa na natin. Po mga relatives, tapos na po tayo mag-spray doon sa bagong tanim nating kamatis. So nakaisang tangke lang po tayo. At doon po sa paggamit ng foliar mga relatives ay kahit anong edad po ng kamatis ay pwede pong isprayan ng foliar. Kahit anong klase ng foliar pwedeng i-spray doon mga relatives, kahit anong edad ng kamatis. Ayan. Ganun din po sa fungicide at saka insecticide. Dahil yung fungicide po at saka insecticide ay nagsisilbing protection doon sa ating tanim.
At pagdating naman sa full year ay yun po yung kakainin ng ating tanim para lalo siyang bumulas at lalo rin siyang gumanda. So, kunting paalala lang din mga karelatives, patungkol dito sa ating tanim na kamatis na malapit ng harbisan ay hindi ko na po ito ini-sprayhan mga karelatives. Dahil malapit na nga po tayong mag-harvest at para na rin po sa mga kaligtasan ng mga consumer na bibili sa atin. So, ang huling spray ko dito ay nung nakaraang linggo. So, yan. Antabayanan na lang natin yung ating pag-harvest. Yung una nating harvest, mga relatives. At yun po yung ginagawa namin dito. Dahil kami rin po ay kumakain din ng aming sariling tanim na gulay, mga relatives. Para na rin siyempre sa kaligtasan din namin. At kaligtasan din ng lahat na bibili sa atin. So, sa mga ginagamit kong fungicide mga karelatives ay yun lang po yung ginagamit ko. So, may mga ginagamit din akong iba, Detain M45 at saka Chicks ang kasama. So, nasa description box po yung link at panoorin nyo na lang po maya-maya lang pagkatapos ng video natin. Ayan. At mas mainam po na panoorin nyo po yung buong video para malaman nyo po yung mga ibang ginagamit ko o kung paano ako mag-alaga ng kamatis. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat at kita-kita ulit sa susunod na uploads. Abangan nyo po ang ating unang harvest dito sa ating tanim. Ayan. So God bless po at mabuhay.